What's up mga kabahay? So dito naman tayo sa DECA project, no? So dito yung umpisa na ni Kenneth yung pag-skim coat, no? So makikita ko sa inyo dito sa loob. Nagiging namumuti na siya. Ayan. Ayan ay napahira niya ng skim coat. Lumiwanag na kasi white na siya. Ayan, yung mga beam. Ito dahil ito na yung ceiling niya. Ayan, yung slab, kulay white na lahat yan, nabalutan ng skin coat yan. So, naka 3 coats na siya rito, no? So, okay na yan, liha na lang yung kulang niya. Kahit ito, liha na lang yung mga yan. Ayan, pagtapos niya rito, doon naman siya sa harap, sa exterior, no? Ayan. Pero, tatapusin muna to ceiling dito. Susunod niya na to. So, pagka naliha yan, at nakulayan yan, hindi mo isipin na slab yan kasi makinis ang pagkakagawa niyan. Para na rin talaga siyang totoong ceiling, di katulad dito. Yan, hindi nila masyadong ginandahan, no? Yung pagkaka-finish nito. Yan, kung mapapansin nyo, yan. Wala tayong mga bukol niya, no? Pero yun doon, hindi to sa ginagawa natin dito. Yan, aayusin natin yan. Kasi yung pagkakabuhos pa lang yan, ang kinis na, oh, mapapansin nyo. Bali, yung mga nakikita mo lang na halata dyan, yung mga guhit ng dugtungan ng plywood o ng phenolic board, dito lang. Pero mawawala yan. Padadaanan namin yan ng grinder. Yung mga dugtungan. Tapos, uunahin namin yan na babatakan ng skim coat bago bubuin. So, ganun yung discarte dyan mga kabahay. No? Tapos, papaikutan to ng, ng LED strip light. Paikot. Gagamit tayo ng LED strip light na diffuser dyan. No? Para meron siyang casing, maganda yung dating. Tapos, meron tayong ilalagay na center light dito. Yan. Tapos sa taas naman, napormahan na nila yon, no? So, matutuloy na yan, matatapos na to pating kabila. Pakita ko sa inyo, akit tayo sa taas. Yan, so, itong pinormahan na nila to, ito yung poste nung dulo ng mga wall natin na nakadikit dito sa wall ng deka. Ito. Bali, dalawa yan, kabilaan. Yan. So, pag nabuhusan na yan, matatapos na yung masonry work dito. At, makapabubong na tayo, no? Pasamantala, temporary, binaklas namin yung bubong. Yan, no? Nilihis muna para naangat, para makapagbuhos na maayos dito. Pero hindi natin siya totally na tinanggal kasi baka umulan. At, mababasa yung ginawa natin cabinet. So, ang gagawin natin dyan sa isang araw dapat matrases siya. Tapos, kinabukasan dapat agad mabubungan siya, no? So, 3 to 4 days yata yung yero, yung rib type. Double rib kasi ito, eh. Ibig sabihin, dalawa yung, 1, 2. Tawag yan, double rib type. Yung single rib, yung isa lang yung yung rib niya, yun nga. Yung may groove na yun. Ito, double rib. Tatanong muna na sa hardware kung meron silang available, na ganun. Tapos, kulay brown. Kakulay niya yung deka, syempre, para parehas sila. Ayan, brown yung mga, rito, yung mga yero nila, o yung mga rib type nilang long span, no? So, yun nga, pagka after mabuhusan to, magbububong na tayo dito. So, pagka nabubungan, gutter, flashing, okay na, pati sa kusina, isasabay na yung order ng bubong nun, eh, mag-ano na tayo. Pwede na rin skim coat to sa taas, no? Para, finishing phase na, pagka ganun. Pati sa baba, yung tile work, pwede nang gawin.
Yan, so ito na yung nagawa ni Kenneth, no? Yan. Ilang pile na to, net? Tatlo. Ayan, tatlong coating na to. Ang may papansin nyo, mahinis na. Mas mahinis na kaysa kanina, no? Sa nakita natin. Nabalutan niya na yan ng 3 coats. Yan, no? Ganda na, oh. White na. Magiging white na lahat yan. Malapit na mga kabahay, no? Sa taas naman, nabuhusan na nila yung dalawang post doon. Tapos sinutuloy yung mga kantuan sa taas, no? Hinit. So, punta naman tayo ng element. Tutuloy natin yung, tutuloy namin yung ano doon, yung ceiling, no? Tutulong tayo doon sa drop ceiling sa gitna. Okay? Yan, so dito naman tayo sa elements, mga kabahay, no? So, itong ceiling dito na may COVID, sinisimulan na nilang masilyahan na yan. Yung mga pinagribetan, no? Tapos, dito naman, yan, dito yung sa may drop ceiling natin, itong gitna, no? Problema lang ngayon, matatapos sana namin ito ngayon. Problema na, wala na palang, magkukulangan pala itong hard duplex natin, 2 piraso na lang, no? So, magagamit pa yon doon. So, wala na tayong palang gagamitin para dito. Wala pa naman kasi si Ma'am Camille ngayon, no? So, baka bukas na tayo makakabili. Anong oras na rin kasi? Past 2 na, no? Mga lagpas na ng alas 2. So, gagawin natin is, gagawin namin pala is pe-frame na lang namin itong drop ceiling sa gitna. And then, pag naka-prepare na siya, para isa na lang, no? Para pagka dumating, anytime dumating yung hard duplex, is tapos na to. Pero tatapusin namin yung, ano, yung paikot. Tapos ipe-frame natin itong, ipe-frame namin itong, ano, drop ceiling niya rito. Sa taas naman, nabuhusan na yung ano doon. Yung mga, akit tayo, nabuhusan na yung roof beam. Dito sa, yan, dito sa side na to. Yan, nabuhusan na yung roof beam na yan. So, bukas, tatanggalin yung forma, ililipat naman dito. Ginagawa naman nila ngayon, inahabol nila, inaasinta nila yung, ano, ibabaw ng lintel beam natin para magpantay na sila rito. At matuloy naman yung roof beam. May connect na doon, may tawid doon. Tapos, papoporma niyang bukas. Para pagka nabuhusan na yan, tuloy-tuloy na naman yung asintada natin dyan. After nun, pwede na tayo mag-crosses. So, yun. Tulungan muna natin sila mag-framing doon sa ceiling sa baba.
So yun ay nagawa natin dito mga kabahay, no. Yan, no, nakapag-misilya na sila rito. Tapos, yun nga, nagkulangan tayo ng Hardiflex. Kaya hindi namin na tapos itong ano niya, drop ceiling niya sa gitna, no. Pero yun, in-start na natin siyang i-frame. So kulang na lang yan yung pa ganyan. Tapos yung paikot nung ano niya, nung frame ng cove niya. No? So yun, dahil ano pa naman, baka sa Monday pa tayo makapag-order, no. Sabado na bukas. So ang gagawin bukas, i-frame na lang muna yung ano rito. Yung pe-frame na lang ceiling dito sa garahe. Di ba, Bong? Oo! Yun. So, ayan, napapahinga na yung mga tropa. Alising ko na rin, no? Sa taas naman, nabuhusan na nila yung mga nakaporma na yun. Makulimlim ang kabahay, oh. And then, ito, nung nakita nyo maraming bakal na yan. Bali, tatayo dito. Diyan nakapatong yung ating canopy, concrete canopy natin hanggang dyan. Pero ito, hanggang dyan lang yan. Naka-float siya doon sa part na yun. So, nabuhusan na yon yung naporman sa kabilang side, pa-L dito, pati doon. Itong harap na lang hindi nabubuhusan. So bukas tatanggalin yung ano doon, sa taas. Kit na nga tayo. Kit tayo. Yan, meron na tayong hagdan dito. Yan. So bukas, tatanggalin yung forma dito. Matigas na to bukas. Tapos, yan. Poporma naman nila to, no? Pero meron pa tayong ano dyan, no? Crossbeam dito. Ayan, nakabang na bakal na yun. Crossbeam pa yan doon. Tapos, after nyan, siguro mga 4 or 5 pampatong. Then, trusses na nun, no, mga kabahay. Okay. Alright. After nun, yung iba rin, pwede na magasinta ng mga partition natin dito sa mga bedroom. No? Yan. Okay. So, yun mga kabahay. Yun yung mga nagawa natin na naman sa maghapon. Tapos na may maghapon paggawa. So dito natin tatapusin yung vlog natin sa araw na to. Pauwi na rin yung mga tropa. At alas 5 na rin. At salamat sa panonood.